Welcome back guys to my channel. Ngayon, share ko lang yung experience ko sa aso ko tulad nitong si Bea na nagkaroon ng mga kuto at kailangan kong bawasan yung balahibo niya para kahit paano ay mawala yung mga kuto niya at kung ano ang mga ginamit ko para mapatay o maalis natin ang mga kuto. Kaya tara, panoorin nyo kung ano-ano ang mga ginagawa ko. So ito na nga guys, si Bea yung alaga ko. Ngayon makikita nyo makapal yung balahibo niya. Ayan, no? At makikita nyo rin may mga patay siyang kuto. Ayan, nilagyan ko na yun ng anti-tick flea spray para mamatay na yung mga kuto niya. Kaso ang problema ko dito eh may mga sugat siya sa likod. Kaya kailangan ko siyang gupitan o bawasan yung kanyang likod o yung balahibo niya, para makita natin yung sugat at matanggal natin yung mga kuto pang nakadikit sa balahibo niya. So ayan na siya. Nakakabahan na dahil nakita niya na yung razor. Yan, alam niya na kung anong gagawin sa kanya. Bali, gugupitan ko siya sa kanyang batok. Yan, simula dyan hanggang dun sa dulo ng kanyang buntot. Kaya, simulan na natin yan, maggupit. Kaya meron akong mga pang grooming na tools tulad ng razor saka gunting kasi kailangan ito kung gusto nyo mag-trim ng mga balahibo ng aso nyo. Lalo na kung madami yung mga alaga nyong aso tulad ng mga Pomeranian at Shih Tzu, saka para makatipid na din kayo kasi mahal din magpa-groom, diba? Ako naman nagugupit lang ako ng mga balahibo ng aso ko kung buhol-buhol yung mga balahibo nila at kung masyado ng madami ang kuto sa katawan nila tulad nito. Saka tips na din ito kung yung aso nyo ay madaming kuto or may mga sugat na matagal gumaling, need nyo na itong tanggalan ng balahibo para mabilis matuyo yung sugat nila. Tulad nito, nakikita nyo naman na may mga sugat siya gawa ng kagat ng kuto. Kaya binabawasan ko yung mga balahibo para malinis natin at malaman ko din kung nasan pa yung mga kuto niya. Bali dito, binabawasan ko lang yung balahibo niya sa katawan simula sa may batok hanggang malapit sa buntot. Kasi dyan madalas pumipesto yung mga kuto. Gagawin natin yung gupit niya na lion cut. Guys, ginagawa ko ito para matanggal ko yung kuto ng alaga ko, hindi para paglaruan lang yung aso ko. At syempre, nag-vlog na din ako para makita nyo at makapagbigay ako ng tips o tulong sa mga hindi pa alam ang gagawin pag sobrang daming kuto ng mga alaga nilang aso. Bale, pass forward na tayo dun sa part na bawas na yung buhok niya o yung naka-lion cut na siya. Excited na ba kayo? Tara! Taran! Ito na siya! Dito, binibilog ko lang yung palahibo niya para maging maganda tignan. Kagaya nga ng sinabi ko, di pa ako ganong kagaling sa pag-groom ng aso. Pero I will do my best para maging maganda siyang tignan.
Dito naman, binibilog ko yung balahibo niya sa buntot para maganda tignan. So ito na siya ngayon, mukha na siya ngayong mascot, di ba? May mga onti siyang sugat, kaya dapat talaga mas maganda eh, nababawasan yung buhok niya para makita niyo yung mga kuto pa na nakakapit sa kanya at makita niyo rin yung mga sugat niya para magamot niyo rin sila. Bali, ito yung mga nagupit ko sa kanya, yan o, sobrang dami. Parang isang aso na rin yan, isang buhok na rin ng aso yan, isang balahibo. Bea, day 2. Ngayon pinapaliguan ko na siya. Ayan, kung makikita nyo, binabasa ko na siya. Esensya na at gamit ko lang itabo kasi yung hose namin ay nasira. Kailangan pang bumili. Kaya ito muna, gawa-gawa muna ng paraan. Ayan, papaliguan muna natin siya. Siyempre, ang gagamitin nating sabon ay yung Vetcor soap. Ayan, Madre de Cacao. Maganda yan sa mga sugat ng aso para mabilis gumaling. Pagkatapos nating masabunan yan, dapat ibababad nyo yan ng 5 minutes. Pero ako kasi nagbababad ako sa mga alaga ko ng aso ng mga 10 minutes para mas maging makapit yung Madre de Cacao na ilalagay natin sa katawan niya. Ayan. So nakikita nyo ngayon, nililinisan ko na siya. Ayan. So sa pagpapaligo sa mga aso, dapat ang ginagawa ninyo, ayan, sasabunin nyo muna, ayan, babasain pala muna. Ayan, basain nyo ng basain ng husto. Sa kanyo, lalagyan ng sabon. Siyempre, kaya nga papaliguan nyo, diba? Ayan. Kailangan yung buong katawan niya eh malagyan natin ng sabon. At ayan, may gamit akong panghilod para matanggal talaga natin yung mga nakakapit na libag-libag sa katawan niya. At maganda rin yan para mas malinis natin ng husto yung alaga nating mga aso. Ngayon, pagkatapos kong masabunan yung buong katawan niya, binababad ko yan ng 10 minutes. Yan, kasi sa iba, madalas 5 minutes lang. Pero ako kasi 10 minutes ako para mas talaga maging makapit yung sabon o yung Madre de Cacao. So, mag-fast forward na tayo. So yan, dito pinapatuyo ko na siya guys para mamaya paglalagyan ko na siya ng anti-tick and flea eh maging makapit yung gamot na ilalagay natin. Yan, kaya kailangan dapat tuyo-tuyo sila. Yan ang gagawin ninyo. Tapos yan, susuklayin natin para medyo mas mabilis matuyo. Yan yung kasi tekniko pag nagpapatuyo ko ng aso, sinusuklay-suklay ko. Yan, at bukod sa sinusuklay-suklay ko, eh, isa rin yan paraan para hindi magbuhol-buhol yung balahibo nila. Gaya nyan, sobrang kapal yung balahibo nila. Kaya dapat minsan yung mga alaga nating aso na makakapal yung balahibo, eh, dapat lagi nating sinusuklay para hindi magbuhol-buhol yung mga balahibo nila. Saka para mas maganda tignan. Oh, diba? Ang taray, no? Diba? Ang ganda ng gupit ko, no? Kahit tsambahan lang yan. Basta nood-nood lang kayo ng YouTube, makakatsamba rin kayo ng ganyan.
Ayan, diba? Nag-montage pa. Bale, ayan, yun yung kaninang mga sugat ay nawala na. Yung iba kasi dun parang dumi lang naman eh, pero may mga pantal-pantal siya. Pero i-update natin kayo kung anong magiging itsura niya. Mga bandang 2 weeks pag meron na siyang buhok. Ayan, ipapakita natin sa'yo. I-update namin kayo. So, dyan yung makikita kung totoo ba talaga na pag ginupitan yung mga aso, sinasabi nila minsan hindi na daw bumabalik yung balahibo. Pero sa aso ko, bumabalik naman yung balahibo niya. Gumaganda pa. So, ayan na. Nilapag ko na ang spray. At yan ang ginagamit ko, yung Betcore spray. Yan, napaka-effective niyan. Ayan yung lagi ko talagang ginagamit sa mga aso ko ngayon. Kasi maraming laman, saka mas matipid talaga yan. Yan, bukod sa effective na at super tipid pa, kasi nga marami kang malalagyan na mga alaga mong aso, napakamura nitong Betcore spray na to. Kaya Betcore spray, baka naman! So ayan na yung Betcore spray. Yan, binili ko yan sa Shopee. Yan, in order ko yan dun sa taga Cavite. Kaya safe naman sa Shopee bumili ng Betcore Plus. Yan, bali lalagyan natin yung ulo niya, yung batok niya. Ayan, pwede nyong i-spray yan ng Anli. Yan, hanggang may nakikita kayong kuto, lagyan nyo lang lagi, isprayan nyo lang. Yan, kasi marami naman din yan. Kaya talagang yung kuto dyan, mananawang kumapit. Sa lagyan nyo lang lagi basta may nakita kayong mga kuto. Para sa mga nagtatanong kung safe ba yung Betcore spray sa mga pregnant dog o yung sa mga mated dog, para sa akin safe naman siya kasi ginagamit ko to sa French bulldog ko na mated eh. Yan, kasi minsan nagkakakuto rin siya, nilalagyan ko. Ayun, okay naman, wala namang nagiging problema. Saka payo ko din sa mga pet lover dyan na sobrang dami ng dogs. Ito na lang yung gamitin nyo kasi mas makakamura kayo at makakatipid. At saka effective talaga tong Betcore spray na to. Kaya Betcore spray, kanina ko pa sinasabi. Baka naman! So hanggang dito na lang tayo. So sana ay may natutuhan kayo sa video na ginawa ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe to my channel. At simula ngayon, gagawa na ako ng mga video ulit. At pwede din kayong mag-suggest ng mga content na gusto nyong gawin ko. Thank you for watching! Bye-bye!